everyone. We are here right now sa bahay po. Isang magandang bahay na isang couple na very close po sa akin. Actually, isa po ako sa mga abay nila ng wedding nila 9 years ago. Tama? So, thank you so much, Karwin, Jessa, for allowing us to be here in your home at para interviewin namin kayo regarding your love story. So, first of all, 9 years na kayong married. Tama? 9 years. Pero, ilang years kayong naging mag-boyfriend, girlfriend? 5 years po. 5 years kayong naging... First of all, syempre, gusto namin malaman how and when did you meet? Nag-start po kami nung college po. Ah, magkaklase kayo sa college? I mean, isang school lang yung pinapasokan ko namin. And parang nung time na yon, second year ako, first year. Ah, so ahead ka sa kanya? Parang late siya nag-school eh. Ah, okay. Parang magka-age lang kami pero mas parang nauna ako sa kanya. Pero nung, paano kayo nag-meet exactly sa library? Paano yung eksaktong moment na nagkita kayong dalawa? Nung time na yon, parang may friend siya, may group of friends. Uh-huh. Tapos may time na meron siyang friend na close sa amin. Ah, okay. So may common friend kayo? Common friends po. Tapos pinakilala kayong dalawa. So, pero nung nag-meet kayo, ano ba? May spark ba agad? May parang nasabi mo ba, Karwin, well, ganda nito ah. Or crush mo ba agad siya? Paano? Nagaganda na ako sa kanya. Kaya talagang nung nagkita kami, parang nagkausap kami, ginawa ko agad yung number niya. Ah, ganun. So, ano talaga, umaksyon ka kaagad? Oo, kasi yan. Nakikita ko talaga siya pag dumadaan. Okay. Talagang napapalingan ako sa kanya. So unang pag-meet nyo pa lang, automatic na may nararamdaman ka na? Parang mahanga pa lang ako kasi dahil maganda siya, nagagandaan ako sa kanya. Physical pa lang. So, after that, ano na yung naging next move nyo? Parang naging magkaibigan kayo? Kasi ako po, lumaki po talaga ako sa Christian Church. Okay. So, ako po, naniniwala ako dun sa binigay ni Lord. Okay. And ang ganda po ng story kasi bago po ako mag-start sa ng school, college, nag-prayer mountain po ako noon. Kasama ko yung sa worship team po. Kasama ko po siya. And then meron po akong nakilala doon na nagde-discern. May gift of discernment siya. So, hindi ko siya kilala. Nilapitan niya po ako sa kubo. Kasi pagkatapos po lang po mag-pray po. Ang sabi niya sa akin, pwede ba kita makausap? Bigyan mo ka ng time. Siyempre po, binigyan ko siya ng time. Parang, kasi kapag hindi mo, kumbaga parang pag hindi mo alam, feeling mo nanguhula siya. Mm-hmm. Pero ako that time, sabi ko, may gift of siya, discernment na niya. Sabi niya sa akin, yung mga papangasawa mo ni letter R. High school pa lang yan. High school ka pa lang ito. Pa-college pa lang ito. Tapos, syempre po, parang ang gusto ko na pinag-pray ko kung, Lord, anong course ko? Ano po yung gagawin mo? Mm-hmm. Tapos, dumating yung time, sabi niya, yan po, yung pangalan mo magiging future husband ko, may letter R daw. Mm-hmm. So, parang ako naman po, lahat ng may letter R. So, lahat na makilala mo may letter R, ito na ba? Ito na ba yun? Parang ganun. Ito na ba yun? Parang ganun. Parang, hanggang sa parang nagkaroon ako ng unang ka-relationship, yun yung churchmate ko po sa... Okay, may letter R. Actually, may letter R siya. Okay. Chester yung pangalan niya. Pero sabi ko, Lord, kung ito yung binigay mo, bakit niya ako sinasaktan? Okay. Kasi di ba sabi mo, Lord, yung binigay mo, hindi niya ako sasaktan. Kasi di ba pag binigay po ni Lord, talagang ando na lahat. And then, dumating yung time na parang na-DDA kami kasi sumusuway kami sa mga sinasabi ng pastor, sa mga rules and regulations sa church, hanggang sa nawala na siya. Natapos na. So, si Lord na talaga si Lord gumawa ng way na magkahiwalay kayo. Magkahiwalay. Tapos, nag-start na po ako ng college. Hindi ko na nga naisip. Huli ko na nga po naisip yung letter R nun sa pangalan. Ah, okay. Kasi hindi ko na... Nung, di ba, high school namin, naglalakad kami dyan sa may labas namin.
kami ng mga klase ko, dumaan yung van nila. Van nila yung papuntang prayer mountain. Okay. Pero hindi pa kami magkakilala nun talaga. Okay. Parang syempre kami, marami kami. Tapos, dumaan yung van nila, parang tinawag namin, ay, siyempre, mga high school, di ba? Ay. Makukulit pa kayo noon, ano? Okay. Kasi nakwento na yun, na gano'n. May makukulit nga dyan na, ano yun, kinakawayan kami. Nalala ko yun. Ayun. Kaya yung parang ano, kita kami. Yung si Lord na yung gumawa ng way, parang magkatagpuhan. Nakita kami, pero wala lang. Ano na, kasi yung pastora namin, dinala niya kami sa Touch of Glory na nandito. So, tatlo kami nun, parang, nakaupo kami sa van, nandito ako sa gilid, yun, may mga lalaki na kukawit. Hindi mo alam, yung pala, isa sa kumakaway sa'yo, yun na pala. Pero, ikaw, Karwin, syempre ikaw yung nag-propose, di ba? So, kailan mo nalaman na si Jessa na talaga yung the one? Kasi syempre, kahit ba sabi mo nagka-girlfriend ka, katulad nga nang sabi mo, nagka-boyfriend ka before, pinag-pray mo, pero talagang hindi eh, hindi naging... Kumbaga, hindi tinugma. So, ikaw, Karwin, kailan mo naramdaman na ito na yung gusto kong makasama forever? Surely, ano kasi, nakita ko kasi sa kanya talagang mabait siya, yung ano. Pero ako kasi talagang maloko talaga ako noon. Pero may exact moment ba sa life mo during nung kayong dalawa ni Jessa? May exact moment ba na naaalala mo na, uy, ito na yung babae gusto ko? May pangyayari bang gano'n? Meron naman, kasi yung nakita ko talaga na yung alam mo yung after na nagloko ako, tapos siya, yung talagang hindi siya nag-give up sa akin, tapos yung hindi siya, hindi rin siya, never ko na nakitaan na alam mo yun yung nagkakausto sa iba. Okay. E sabi ko siguro nga, ito talaga yung para sa akin. Sabi ko nga. So in short, kahit sa, despite yung mga naging challenges nyo, naging faithful pa rin siya. Faithful siya talaga. Kaya doon ako nabili. Kaya sabi ko nga, thankful talaga ako kay Lord kasi siya yung binigay na mapapangasawa. Kasi, ang hirap ng ganun, di ba? Yung parang hindi magiging faithful yung asawa mo, di ba? Sakit. Pero siya, meron siya yung chance na ganun, pero hindi niya yung ginawa. Kasi ako, na naging maloko ako dati. Pero siya, ni isang beses, di ko siya nakitaan. Hindi ko nga siya naririnig na ano yun. Kunyari, nanonood siya ng mga TV. Kasi, wala siyang ganun talaga. Hindi talagang ikaw lang. Nakatutok talaga siya sa'yo. Kaya sobrang blessed talaga ako sa kanya. Pero, when exactly, hindi ko na kasi maalala, kailan ba yung exact date na kinasal kayo? January 19. January 19. So, recently, kaka 9 years nyo palang dalawa. And, biniyayaan kayo ng isang cute baby boy. Actually, hindi na baby eh. Malaki na si Gavin. So, syempre, hindi ba naging mahirap since si Jessa nga. Alam naman natin na since bata ba, Jessa? Nag-a-attend ka na ng Christian church. Bible schooler ka na. So, hindi ba naging mahirap para sa'yo, Karwin, yung adjustment? Kasi, syempre, hindi ka naman lumaki na pareho kayo ng belief, di ba? So, hindi ba naging mahirap sa'yo mag-adjust nung kinasal na kayong dalawa? Actually, mahirap talaga. Kasi, naman talaga, wala naman akong Lord sa buhay ko noon eh. Parang ilang ngayon, 32 years old na ako. Parang talagang naramdaman, nakilala ko si Lord talaga, halos 30 years old na ako eh. Ilan taon na ako ngayon? 32. So, medyo bago-bago lang din. Kumbaga noon, talagang nag-aaway kami. Kasi, di ba, sa church, lagi nag-church. Mm-hmm. Ngayon, inaaway ko siya pag mag-church kami. Talaga. Anong umpisa nag-aaway? Umpisa kasi nga, siyempre ako, hindi naman ako... Kumbaga, hindi pa ako talaga manatid kay Lord noon. Kaya, sobrang hirap talaga. Tapos, lagi kami nag-aaway kasi nga, kanyari, aalis siya, magsisimba siya. Tinitingilan ko siya. Ah, okay. May nagagawin ko, aawain ko siya para hindi siya magsimba. Para hindi siya makapagsimba. Okay. So, instead na parang yung church is bringing you together, parang pinupull apart pa kayo, yun yung feeling mo. Noon. Time na yun. Time na yun. Kasi nga, talagang hindi pa ako nakakilala talaga. So, when exactly? May specific time ba na realize mo sa sarili mo na it is time for me na tanggapin ang Panginoon sa buhay ko? Nung talagang feeling, yung sobrang down na down talaga mo yung
Nawala, yung nanako yung motor ko. Okay. Kasi yung pinambili ko noon talagang wala eh. Pinang, talagang last money na yun. Talagang iniisip ko paano ako makakabili ulit ng ito yung motor. Ito yung time na nag-umpisa ka palang mag-online selling, tama ba? Oo, kaya ako nag-online selling, sabi ko noon. Ang down na down ako. Kasi nga, ilang araw akong hindi makatulog. Kasi nga, paano na ako makakabili ng motor? Eh, hilig ko talaga yung motor. Parang one time, nagising ako, parang binulungan ako ng Lord na nasabi sa akin, sige anak, bibigyan kita ng pagkakataon. Kaya, bibigyan kita ng pagkakataon. Parang ganun. One time, sabi ko na lang, parang sige, mag-aano na ako. Tapos nagpe-pray ako parati na, sana bigyan mo ako Lord ng ganito, ng ganyan. Lahat naman ng prayers ko, nabigay naman talaga lahat. Umpisa sa motor, nabigyan niya ako motor. Sunod-sunod na yun, nagkaroon pa ng sasakyan, ng bahay. Alam niyo yun, yung mga dati kong iniisip na paano ko kaya mabibigyan ng ganito yung pamilya ko kasi wala naman akong trabaho, tambay ako. Parang ganun. Kumbaga dati, pag naiisip ko, naiinis ako kasi siya lang yung may trabaho. Parang nalilito ako sa sarili ko kasi kung yung pambayin ng soft drinks, wala ako. Hinihingi ko pa sa kanya. Parang ganun yung ego ko ba? Parang ganun yun. Nung nagpe-pray na ako talaga, sabi ko, bigay mo lang sa akin to. Pinapangako ko talaga na susuportahan ko yung asawa ko sa church. Nakatili ko siya. Tapos kahit ako, mag-church na rin ako. Sa ministry, papasok na ako. Yun naman talagang simula nun, halos 3 years na, no? Ganun. Talagang sunod-sunod yung dancing talaga sa akin. So talagang pinakita ng Panginoon yung faithfulness niya sa buhay niya. And totoo talaga yung mga sinasabi na meron talagang God's perfect time para sa'yo. Kaya dapat, pag binigay sa atin ng Lord yun, huwag mo sisarain. Yung sa akin, di ba napapansin yun? Ay, ano kasi siya parang sa aming dalawa, ang hirap talaga nung time na ano, na ikaw lang yung nasa, kumbaga kami mag-iba eh. Siya born again, ako born again. Iba yung belief naming dalawa. Lagi ko nga sinasabi sa kanya, si Lord, kilala mo siya, ang kulang lang sa'yo, yung relationship. And yun yung talagang, yung prayer talaga napaka-powerful. Pag natutulog yan, nililayas talaga. Effective yun. Nung wala pa siyong ako, nung magkaiba pa kami, lagi kami nag-aaway talaga. Mm-hmm. Tapos ako, laging ako yung si Boy Iwalay. Grabe yung struggle ko niya. Oo, ako ganun talaga. Pero wala kang sinasabi niya, nag-iiba talaga. Pag sinasabi niya yun, talagang iniiyak ko talaga. Lord, ano ba? Sabi mo, ano, eto yung Lord, binigay pwede ko ba isole? Tapos nagpakasal na nag-ano, yung ganun ko. Tapos ang binigay sa akin ni Lord na verses po nun is Jeremiah 29:11. Sabi niya, for I know the plans I have for you, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and future. And sabi ko, Lord, thank you sa word mo. And then, bigla niyang sinabi, but, yung ano naman, seek you first. Matthew 6:33 po ba yun? Sabi niya, but seek you first the kingdom of God, parang shall be added unto you yung lahat po. So, ano po yun talagang pinagnilay-nilayan ko siya. Sabi ko, Lord, anong gusto mo, anong ibig mo sabihin? Unahin kita, parang na parang ano, iwanan mo or what? Kasi parang ang nangyari po that time, parang ang gusto ni Lord, mas bigay ko yung time ko sa kanya, bumalik. Kasi dati po ginagamit ako, parang 10 years, kung ilang years po kami marriage, parang yun din po yung years na wala ako sa church. So parang recently lang po ako nakabalik sa ministry ko. Ano po, kilala ko si Lord, mag-pray po ako. Pero iba po kasi yung nasa kingdom ka din niya. Yun po. Parang that time, ayun po, yun, sabi niya, seek you first, din nag-encounter ako. Sabi ko, Lord, napakalino nung mga word mo sa akin. So parang hanggang sa nagpaalam ako sa boss ko, sabi ko, kailangan ko ng day off, Saturday, Sunday, Monday to Friday lang pasok ko. Parang bahala na kung tanggalin mo ako, diba? So, pumayag si boss, doon tawa po ako niya. Nag-pandemic, nagkaroon ng ganyan. Then sabi ko, Lord,
paano kaya yun? Sabi ko sa kanya, ano kasi, ako lang po yung ginagamit nyo. So, gusto ko yung asawa ko din. Pero hindi ko po sinasabi sa kanya kasi ayoko pong pagmulan na naman namin ng discussion. Okay, no, ayaw mong sapilitan. Ayoko din po siyang pilitin. Alam ba lang pilitan na ngayon? Pusa na ako nag-church. Pag tapos, wala nangyayari. Yung nangyari po yun, yung prayer na sabi ko, kita ko na siya, nag-encounter din siya. Tapos nagka-ministry. Sabi ko talagang the Lord works in mysterious ways. Eh, no? Hindi mo inaasahan, bigla-bigla na lang na out of the blue, magbago ka na, danit, gusto mo na mag-church, no? So, napakaganda nung, napakaganda nung testimony niya mag-asawa. Although, sabihin na natin, there was a time na si Karwin yung nagiging reason. Kung bakit hindi kami nakakapag-serve. Pero, siya din yung ginamit ni Lord para makabalik ka sa pagsaserve, di ba? Okay, so, doon naman tayo sa medyo magaan kasi parang medyo mabigat yung ano natin kanina eh. Oo. So, ngayon mag-asawa na kayo, 9 years na kayong magkasama. Tapos 5 years, di ba? Sabi mo, 5 years kayong mag-girlfriend, boyfriend. So, siguro naman kahit papano, kilala nyo na yung isa't isa. Di ba? Pero sabi nga nila, hanggat di mo daw nakakasama sa isang bubong, isang tao, hindi mo siya lubusan na makikilala. So, ano yung qualities ni Karwin? At Karwin, ano yung qualities ni Jessa na nung kinasal kayo, dun mo lang napansin or dun mo lang na-realize, ay ganito pala itong tao na to. Maging ugali ba yan or habit? Ano yung mga napansin mo? Ako yung sa asawa ko, wala akong masabi. Kumbaga, sobrang blessed talaga ako sa kanya. Sobrang sipag. Alam mo yun, yung minsan kahit pagod na siya, nagluluto siya, lalaba, nagbilinis. Yan pa, di ba, minsan parang bihira lang sa babaeng gano'n eh. Hindi siya mareklamo. Kasi wala, tahimik lang siya, nalilinis siya, gano'n siya, tsaka sobrang maalaga. Maalaga siya talaga. Pero wala bang ugali siya na napansin mo after yung ikasal na, ba't ganito? Parang hindi naman ata ito ganito dati. Walang mga gano'n. Wala naman talaga. Maganda. Oo, talaga. Oo, positive. Puro positive talaga ito sa akin. Ikaw naman, Jessa. Positive din ba? Ako, ano? Marami yan lang. Magami negative ba? Maliit lang. Kasi, parang, yun nga, yung sabi mo, Ate, kanina, na mas makikilala mo siya pag kasama mo siya sa isang bahay. And, talagang yung patience, talagang yun yung binigay ni Lord sa akin na kasi kasi kulang lang siya sa patience. kasi mainitin ulo mo. Dati yun ha? Dati daw ulo naman. Tapos, yun ngayon talagang nagbago naman ako siya. Thank you Lord. sa mga simpleng like for example yung pag nagkakape siya, pag iniwan niya. Siyempre di ba tayo pag ako sanay ako na diretso na sa siya iiwan. Parang lahat ng mga ginagawa niya, kailangan susundan mo. Kung ay, nako. Parang mga lalaki ata talaga ganyan. Parang kung saan naghubad na ano yung damit. Ganun din ba si Karwin? Ay, nako. Pareho sila. Tapos yung medyas niya talagang ikaw maghahanap para sa kanila. Yung mga ganun po. Pagkatapos niya matulog, pagising niya, hindi niya talaga ayusin yung mga pinag-ano. Ganun ata talaga. Mas kailangan na nating masanay. Parang karamihan sa mga lalaki ata, ganun. At least patient na. Kaya sabi ko na lang, dati ano siya, talagang dati sinusundan ko ng ganyan. Ano ba yan? Yung mga ganito mo, binubungaan mo. Nakakapagod din siya. Lord, bigyan mo ako ng mahabang pasensya. Every time, kapag nakikita ko, okay, ako nilang mag-aayos. Nag-uusapan na lang iligpit. Siguro, kung meron man, aside from sa mga nabanggit nyo, ikaw, Karwin, kung meron isang quality, isa lang, si Jessa na talagang masasabi mo the best sa lahat ng qualities niya, ano yun? Loving talaga. Loving. Very loving siya. Ikaw, Jessa, ano yung quality ni Karwin na masasabi mo sa lahat ng magandang qualities niya, ito yung pinakagusto ko sa kanya? Ang gusto ko sa kanya is, bukod sa wala siyang bisyo,
Hindi siya nagiinom, hindi siya ano. Eh, pangalawa is yung ano, yung iniisip niya yung future ng family. So, very responsible. Very responsible siya. And talagang kahit minsan sa prayer, minsan naiiyak na lang kasi ano eh, ang layo niya na dun sa dating siya. So, ang laki talaga. Ang laki ng pinagbago niya. Compared sa ano, sa dati. But then, syempre, kahit pa sabi mo na okay na kayo ngayon, nalagpasan niyo na yung mga struggles niyo nung umpisa in your marriage. Pero, was there a time talaga na na-challenge kayo ng gusto? Kayong dalawa? Na parang sa sarili mo, parang gusto mo sabihin, Lord, parang nagdalawang isip ka. May nangyari ba sa inyong ganun? Sa inyong dalawa, ikaw, Karwin, may nangyari ba? Wala eh. Simula lang talaga nang tinanggap ko na si Lord sa buhay ko. Wala talaga. Ang dami nagtatanong sa akin na may ibang church mate. O ano ba yung mga problema ko? Ba? Wala eh. Kasi walang great challenge na, talaga na ano. Sa'yo, Jessa? Sa akin po kasi pinaka-challenging talaga nung time na ano na parang hindi, parang magkaiba kami siya, ng paniniwala. Parang lahat ng sinasabi ko, parang feeling ko hindi niya, parang wala lang sa kanya. Pero hindi ko alam kung may pumapasok ba sa kanya o ano. So parang naging mabigat talaga para sa yung mga times na yun. So at least na-overcome yun na. Diba? Tsaka ano, yun din po, nung ano din, nag-encounter kami. Kasi dun sa encounter na yun, parang nirelease lahat din. Parang yung mga dati mo talagang ginawa, yung mga hindi mo na siya talaga literal na siya. The old has gone, the new has come. Sinunog mo na siya, wala na siya. So talagang parang inano na ni Lord, binanggal mga first wala na. Kasi pag kapag iniisip mo kasi yun, babalik ka dun sa point na andun na naman yung nag-iisip ka na naman na kung ano-ano. And talagang ngayon, sabi ko nga, lagi ko sinasabi din sa sarili ko na eto na, hindi binigay ni Lord kami sa ganitong sitwasyon and talagang ang kailangan namin is maging ano pa, mas mapalapit pa kami sa kanya. Kasi katulad nung topic namin kanina, yung about faith, minsan kasi akala mo okay ka pa, pero pakonti-konti, kinukuha ka ng enemy. So yun yung lagi kong nilalagay sa sineset ko sa mind and heart ko na kailangan guided kami ng prayer. Talagang lahat iyan mo kay Lord, every decisions talagang si Lord naman nagbibigay ng answer in every circumstances. Talagang yung message ni Lord sobrang clear din naman. Kaya sabi nga, di ba, a family that prays together, malaking bagay yun. Totoo. Talaga nakakalakas ng family pag pray together. Sobrang sabok. Oo. Sa amin din kasi, although nagpa-pray kami, first starting yung pandemic, parang nagkaroon na kami ng habit na kaming lahat as a family. Makikita mo talaga yung movement ni Lord, eh, no? Pag kayong lakad, sabay-sabay kayong mananalangin. Yung tipong naranasan namin yan, yung pandemic, walang-walang-wala na. Biglang may darating, you know? Talaga iba yung power of prayer. But, one of the reasons yung for our discussion actually today or interview for today kasi nga we're celebrating alam naman February Love Month. Diba? Usually pag February Love Month. So sa inyong dalawa, ano yung matatawag nung love language nyo? Nga, ikaw Karwin, paano mo pinapakita kay Jessa na mahal mo siya? Ikaw naman Jessa, paano mo napapakita kay Karwin yung love mo? Ikaw muna Karwin. Lagi ko sa kanyang pinaparamdam na mahal ko siya. Na ano yung specific na may specific ka bang ginagawa? Kunyari, lagi siya niyayapa. Siya roses or lagi siya niyayapa. Lagi siya niyayapa. Ah, yeah. Siya kaya love kayo. Kahit saan. Kaya niya rin, nagluluto siya. Or yun, sexy-sexy talaga. And syempre, kilig ka naman. Oo, kaya lang minsan talaga, wala siyang pake. Ano ba, bakit ba asawa naman dito? Kahit may ibang tao, wala siyang pake. Wala siyang pake. Ay, diba? Ayaw mo nun, haba ng hair mo, girl. Ikaw naman, Jessa, paano pinapakita kay Karwin?
ako po kasi ano eh, parang kasi parang church bahay lang nangyayari sa amin. Mm-hmm. Parang ang ginagawa ko talaga is inaalagaan ko silang dalawa ni Gabby. Mm-hmm. Talagang sa ano, lahat ng kailangan nila sa bahay. Talagang spoiled, kung spoiled. Yun talaga yung ano ko, na parang yun na yung pinaka ano ko sa kanilang dalawa. Ganun ka maglambing. Inaalagaan mo sila. So, now, I'm so glad, no? Parang nakakataba ng puso, makita kayong dalawa na parang okay na okay. Kasi, sabi ko nga, sinasabi ko kanina na naging abay ako sa kasal nyo. At more or less, alam ko din yung background ng kwento nyo. Diba? Alam ko yung mag-boyfriend-girlfriend pa lang kayo, kung paano din umiyak si Jessa noon. So, alam, more or less, may idea ko yung mga nangyari sa inyo. So, ngayon, pareho na kayo ng point in your relationship, pareho na kayo na kay Lord. As a couple, how important is the Lord sa relationship niyo? Ako po talagang, ano, dapat siya yung center ng relationship namin. Kasi in every, ano, in every way, lahat ng ginagawa namin talaga, lagi kong sinasabi sa kanya, talagang i-ano mo kay Lord. Kahit ano, kahit maliit po na bagay, pag-pray muna natin yan. Tanong i-ano muna natin yan sa Lord, kung will ba niya na gawin natin. Mm-hmm. Talagang siya yung center ng relationship namin. And, sabay kami magsaserve. Sabay kami, yun, katulad mo ngayon, nag-school kami, para mas makilala pa namin siya. Kasi ano, iba yung kilala mo lang siya as your Lord and Savior. Marami ka pang dapat malaman sa kanya. And the more na sinisik natin si Lord, talagang natutuwa siya. And the blessing will to follow na lang po. Ikaw, Karwin, since medyo mas bago ka palang, di ba, nagsiserve, mas bago palang nakikilala si Lord. Although, syempre, sabi nga nila, wala naman yan sa haba ng panahon. Wala sa haba ng panahon. Nasa sa relationship niyan sa kanya. But then, sa'yo, gano'ng naging ka-importante yung Panginoon sa marriage yung dalawa? Ako talaga, sobrang importante talaga. Kasi sa ako, hinahayaan ko yung kumila si Lord sa buhay namin dalawa. Kasi sobrang laki talaga ng pinagbago. Minsan, sabi ko, pag di mo kasama si Lord talaga, talaga magiging miserable talaga yung buhay mo eh. Iba yung buhay mo talaga pag wala si Lord sa inyong dalawa. Sa inyong mag-asama. Sa aming dalawa. Kaya, yun, parati ko na siyang kasama. Parati na. Kahit lang ako mag-isa, kasi nasa labas ako. So, minsan hindi na sa inyong dalawa lang eh, no? Parang minsan, parang feeling mo, mas nakakausap mo na si Lord yan sa asawa ko, di ba? Minsan ganon. Parang mas close na yung relationship niyo. Ako ganon ako eh. Kasi minsan, di ko pinapakita sa kanya. Kanyari, nandun ako sa shop. Nag-worship song ako. Ibig sabihin, nag-ano ako na, nag-pray ako mo. Hindi niya yung minsan, hindi niya nakikita. Kasi nandun ako sa shop. So, ngayon, since pareho na kayo ng, let's say, belief, di ba? Pareho na kayo ng belief. Kumbaga, masasabi natin, although hindi naman tayo maging free of challenges, di ba? Yes. Sabi nga, as long as we're on this earth, parating may challenges tayo. Maaring sa marriage, maaring sa family life, or whatever aspect ng buhay. But then, since ngayon na pareho na kayo, kumbaga magka-wavelength na kayo ngayon, hindi dati na magkaiba kayo ng ano, wavelength, ano yung masasabi niyong best advice na maibibigay niyo sa mga couples out there na paumpisa pa lang sa journey nila or nagpaplano pa lang or matagal na sa journey nila as a couple pero struggling? Ano yung masasabi, since madami na rin naman kayo na pagdaanan? Well, ako kasi ano po, as a Christian, kasi marami naman sa mga nanonood nyo about Christian walk. Kasi ano eh, minsan, yung sinabi niya po na ano, na yung mga obstacle, yung mga pagsubok, talagang hindi yan mawawala. Pero ang laging sinasabi ng Lord sa akin, kapag nanghihina ka, turn into His presence. Balik ka lang sa Kanya. Reading the Word of God, parang mag-meditate ka ng mga songs, doon lumalakas ka ulit. Parang kaya mo na ulit harapin yung
yung pagsubok. Kaya yung iba, kung feeling nila is parang wala na, actually meron pa. Si Lord kasi ano, nag-aantay lang siya. Parang inaantay ka lang niya na gawin mo na lahat. Para kasi tayo ang ginagawa natin, lahat ng kaya natin gawin pa, yung solution, gagawin natin yan. Tayo muna. Until dumating yung time na hindi mo na kaya, na wala ka ng ibang tatakbong kundi si Lord. O kaya, aantayin mo na sa friends. Parang aantayin mo pa ba yun na maraming mangyayaring hindi maganda sa'yo. Eh pwede namang pag may nangyaring hindi maganda sa'yo ngayon, tawag ka na kay Lord. Pag may nangantayin na maraming trials yung dumating, yung parang walang-wala ka na, zero ka na, saka ka lang lalapit sa kanya. For you, Karwin, ano yung may advice mo sa mga couples out there, lalo na ikaw na sabi mo nga, maloko ka before, kumbaga parang ang dami mong naging struggles bago dumating yung point na tinanggap mo na ng tuluyan sa ang Panginoon sa buhay mo. Ano yung advice na maibibigay mo? Ano may dapat nilang iwasan? Ano ba yung dapat nilang gawin? Sa akin kasi ako, besides ilagay nyo lang si Lord sa center nyo, hayaan nyo lang siya na kumilos sa buhay nyo, at lagi lang kayo magpipray, tsaka susuportahan natin yung mga asawa natin. Kung tayo, parang katulad ko dati, di ba, parang ayoko nagsisimba, ngayon, ngayon, pag yung asawa natin, suportahan natin. Kasi unti-unti, susunod din tayo siguro. So yung supporting one another. Kasi minsan ang hirap, ang mga naging mahirap ngayon, tanong muna ng advice sa friends eh. Mm. Diba? Bago kay Lord. Oh. So ang nangyayari, minsan yung advice ng friends hindi tama. Totoo. So instead na naayos, lalo nagugulong. But then, so it's very humbling at napakasarap pakinggan. Actually ako, na-encourage ako sa relationship nyo. Actually, nakaka-encourage yung relationship nyo. Kasi nakita ko from the beginning eh. Na inabutan ko po kasi sila na mag-boyfriend-girlfriend pa lang. Nasaksihan ko din po yung sinasabi ni Karwin na nagloloko siya. So alam ko personally yung pinagdaanan nilang dalawa. At para makita ko kung nasaan kayo ngayon. So, bago po tayo magpaalam, gusto ko lang magpasalamat ulit sa inyong dalawa for this time na sinamahan nyo kami at shinare nyo yung inyong story at shinare nyo kung paano binago ng Panginoon ang buhay mo, Jessa, buhay mo, Karwin. And I just hope and pray na patuloy kayong gamitin ng Panginoon for His glory. So for all of you out there na hindi nyo pa nadidiscover ang inyong love language, kailangan lang is patience. No? Patience. Support one another and continue to trust in the Lord at gawin yung patuloy na sentro ng inyong pagsasama ang ating Panginoon. Yun lamang po and thank you so much for joining us. Bye! Bye!